yung mga kailangan natin. Wipes, libon, scratch paper. Yan. Tapos, kunin na natin yung cartridge. Ayan, dahan-dahan lang. Kasi pwedeng mas maputol yung ano nun, ngipin ng cartridge niya, yung panlock. Ito yung printer natin. Tapos, ito yung cartridge. Ayan, may pangalan ko pa talaga. Start na tayo magpalit ng ribbon. So, first, open natin yung takip ng cartridge. Ayan, dahan-dahan lang. Para hindi maputol yung mga lock. Kasi pwedeng maputol yung ganito niya. Ayan yung lock. So, ingatan dapat siyang hindi maputol. So, ayan. Tatanggalin lang natin yung ribbon sa pagkakalock na sa cartridge. Ayan. Tapos dito. Ayan. Both side, kailangan natin tanggalin. Tapos, manual lang natin siyang hugutin dun sa ano. So, ayan. Kailangan lang natin siyang luwagan. Tapos, hilahin natin yung ribbon. So, kaya natin kailangan ng scratch paper para dyan sa ribbon hindi makalat. Saka yung ink niya hindi umana sa table natin. So, ayan. Tatabi na natin siya. Then, yan. Ayan na yung bagong ribbon na ipapalit natin. So, open lang natin siya. Yan. Bali, para siyang doble yan. Makikita nyo. Pinaghiwalay ko lang. Inopen ko siya. Tapos yun, iipit lang ulit natin siya dun sa may gilid. Ayan. Kailangan lang natin siya iipit. Tapos ipasok natin yung ribbon. Hanggang magpantay siya dun sa pinaka-cartridge. So, ayan. Kailangan talaga dalawang kamay yung paglagay niya. Kaya, yan. Tapos, same naman din doon. Aangat mo lang yung pinaka-spring noon. Aangat mo lang siya. Para hindi na siya, hindi kayo mahirapan. Kasi pag natanggal yun, ibabalik niya pa siya. Medyo mahirap din ibalik. So, yan. Ilalak lang din ulit. Tapos, yan. Babalik na natin yung takip. Dahan-dahan lang din. So, dapat lang i-sure na nakalapat yung takip kasi pwedeng matanggal yung ribbon. Umangat siya habang ginagamit natin yung printer. So, ayan. Kailangan nakaipit doon. Secure natin yung ribbon. So, ayan. Iikot na lang natin yung ribbon hanggang maubos siya. So, ayan. Kailangan itaas para hindi siya mag buhol-buhol. So, ikot lang na ikot. Ayan. Hanggang maubos yung ribbon natin. Ikot, ikot, ikot lang. Ayan, parang yung ginawa sa'yo ng boyfriend mo. Pinaikot-ikot ka. Char. So, ayan. Hanggang maubos yung ribbon, ganun lang siya. So, ayan po.
Tapos na din ako magpaikot-ikot. So, ayan. Tapos na tayo. Okay na to. Ayan. Ayan na yung ribbon. Pwede na ulit siya. Ayan. So, ayan yung arrow. Susundan mo lang siya sa pag-ikot ng ng ribbon. Ayan. Kung makikita nyo, umiikot na rin yung ribbon pagka in-ikot siya. So, ayan. Kaya natin kailangan ng wipes para sa ating mga kamay. Pero pwede din naman maghugas ng kamay. Pero ako, mas prepare ko na gumamit na lang ng wipes para mas mabilis at hindi hassle. Kaya minsan, pagod na yung mga kamay ko, so hindi na pwedeng basain. Kaya wipes na lang yung ginagamit ko. Iwas pasma. Ayan, ibabalik na natin yung cartridge dun sa printer. So, ayan, meron dyan parang screw. Isishoot natin yung butas dyan. Kailangan nakalapat yung cartridge. Ayan. Mararamdaman niya yan yung lock niya. Tapos yung ribbon dapat nakapasok dun. Ayan. As the testing natin, ikot natin yung ribbon. So, ayan. Pwede na siya. Okay na. Pwede na ulit tayo mag-print.